Ang tema para sa taong 2021 ay Filipino at mga katutubong wika sa dekolonisasyon ng pag-iisip ng mga Pilipino. Ayon sa KWF, ang tema ng pagdiriwang ng buwan ng wika ngayong 2021 ay pakikiisa sa Quincentennial Commemoration in the Philippines na nakatuon sa mahalagang pangyayari sa nakalipas na 500 taon, partikular na sa kautosang tagapagpaganap bilang 103 na nagsasaad ng pagdiriwang ay narapat na maging Filipino-centric. Ito ay nangangahulugan na ang mga aktibidad at programa ay dapat nagpapakita ng mga Pilipinong pananaw, malalim na pagkaunawa at ang daming may pagmamalaki sa ating mga ninuno, mayamang pamanang kultural na forma ng panitikan, wika, mga sining at iba pang manifestasyong kultural. Ito rin ay pakikisa ng KWF sa UNESCO na nagtataguyod sa karapatan ng mga mamayang katutubo sa malayang pagpapahayag, pagkakaroon ng akses sa edukasyon at partisipasyon sa mga gawaing mapamayanan gamit ang katutubong wika bilang pangunahing kahingian sa pagpapanatili buhay ng mga wikang pamana na karamihan ay nanganib ng maglaho. Pakikiisa ng KWF sa programang pangwika ng UNESCO. Patagal nang nakasuporta ang KWF sa programang pangwika ng UNESCO. Sa katunayan, nakapaglunsad na ito ng iba't ibang programa katulad ng sumusunod. Ang una ay ang pandaigdigang konferensya sa mga nangarip ng wika noong 2018. Ikalawa, seminar workshop sa digital archiving ng mga wika noong 2018. At ang ikatlo, pambansang kongreso sa katutubong wika noong 2019. Nakapagtatag na rin ito ng 25 bandaig wika na naglalayhagit ng papahalagahan ng bawat pamayanang kultural ang kanilang wika, maging ang pagpapayaman at pagkilala sa mga ito bilang instrumento, hindi lamang sa regional na pagkakakilanlan kundi sa pagpapaunlad ng pambansang identidad sa wika. Nariyan din ang programang Bahay Wika at Master Apprentice Language Learning Program noong 2017. Ano ang Bahay Wika? Ito ay programang pangwika para sa mga batang may edad 2-4 ang taong gulang kung saan ito ay pakikipag-interaksyon ng mga bata sa mga tagapagsalita ng katutubong wika. Ang layunin ng programang ito ay mabigyan ng intensive exposure sa paggamit ng isang wika ang mga bata. Programang ito ay hango sa language nest na itinuturing na isa sa pinakamabisang modelo at paraan sa pagbuhay at papalakas ng wika. Ano ang MALLP? Ito ay isang programa pang-wika na nakatuon sa isang pagtuturo ng wika or one-on-one ng isang mahusay na tagapagsalita ng wika o master sa isang mag-aral ng wika na nasa sunggulang na o adult apprentice. Simbolismo sa poster. Ang bangka ay kumakatawan ng ating Austronesian heritage. Pinapakita nito na ang yaman ng ating lahi ay nasa wika ng bansa na dala ng lahing Austronesia. Na naglakbay gamit ang bangka sa karagatang Pasipiko mula sa Guam at New Zealand hanggang Madagascar at nanirahan sa iba't ibang panig na kapuluan ilang libong taon na ang nakalipas. Mahalaga ang bangka sa ating mga ninuno hindi lamang sa paglalakbay, pagtuklas, pangangalakal at pangisda, kundi sa pagpamamalas ng kanilang pagiging bihasa sa dati. Hindi rin mapapamulaan ang instrumentong bangka sa pagpapalaganap ng wika at ng kultura. Ano pa man, ang bangka ay isang neutral na simbolo ng ating pagka-Pilipino, pagka-Kristiyano, Muslim o Katolika. Ang alo naman ay nagpapakita ng iba't ibang pangalan ng wikang umiiral sa kapuluan. Ay paalala na isa lamang ang wikang pinagmulan ng mga wika ng bansa. Iba-iba man ang ating mga wika ay bahagi tayo ng isang dagat. Kaya narapat lamang ang pantay na pagpapahalaga at pag-alam. Ang matagumpay na pamalaga sa lahat ng katutubong wika sa bansa ay siyang mandato ng KWF. Ayon sa Batas Republika bilang 7104, ay tagumpay natin bilang isang bansa at isang lahi.